based on my experience, kahit naman po ata sa babae, nag-uusap sila about sa sexcapades eh. Siguro nung mga medyo bata-bata pa, pero ngayon, puro trabaho na lang, puro pagpapapera, ganun ang usapan. Based on my experience, kahit naman po ata sa babae, nag-uusap sila about sa sexcapades. Eh. Hindi lang naman exclusively sa lalaki yan. So, of yes. course, totoo nangyayari talaga yung mga ganyan. Pero ako, actually, personally, hindi ako masyado nakikipag... Siguro nung younger ako, oh, pero ngayon na older na ako, parang hindi ko na... Hindi na rin siya namin nagiging topic masyado eh. So, feeling ko you outgrow that phase. Alam niyo, hindi ko alam yung sexcapade. Ano ba yun? De, joke lang. same, ganun. Siguro nung mga medyo bata-bata pa, pero ngayon, puro trabaho na lang, puro pagpapapera, ganun ang usapan. Pag nagkainuman, may konting asaran, kantsawan, pero hindi na tulad dati talaga na, alam niyo, i-demonstrate mo po eh, ganadong-ganado ko po. Ngayon, hindi na. Medyo may pagbabago na. Well, simple lang naman eh. Kung meron o wala, nandyan sila para sa'yo o nandyan siya para sa'yo. Siguro yun yung tunay na kaibigan. Kasi ang tao naman sa buhay, parang seasonal eh. Diba? Darating na makakasama mo siya, then darating yung time, nalilipas na din siya. Hindi na magkakausap, magkakasama. Pero ang tunay na kaibigan, taon or diba, buwan, taon man kayo hindi mag-usap. Once magkita kayo, once dumating yung pangangailangan sa isa't isa, nandyan pa rin kayo. So, ganun lang naman kasimple. Ako naman, kasi like I believe that we're friends with people during specific times of our lives. Eh. Alam mo yun, parang may mga friends ako nung high school na hindi ko na totally friends ngayon. Hindi kasi magkaaway na kami, pero like, alam mo yun, parang life just brought us to different places. Eh. Kumbaga, iba na yung ginagawa niya sa buhay niya, iba na yung ginagawa ko sa buhay ko, hindi namin nakakapagkita. Pero like, hindi naman ibig sabihin na masama na siyang friend sa'yo nun before, alam mo yun. It's just, I consider friends kasi na, yun, tulad ng sinabi ni Royce na, kahit, alam mo yun, kahit gano'ng katagal kayong hindi magkita, parang ganun pa rin. Parang walang nagbago. It's like, you have to understand na, hindi ko kaya yung mga kaibigan na matampuhin na, eh, busy ko naman eh. Alam mo yun, busy tayo lahat eh. Matanda na tayo eh. So, alam mo yun, kapag nakita kong low maintenance friendships, parang yun, dun mo malalaman yung tunay na friend, na kaibigan mo talaga siya eh. Eh kahit hindi kayo nagkita in 3 years, pag nagkita kayo or nag-usap kayo sa phone, alam mo yun, parang ganun pa din, walang nagbago. Doon mo malalaman na tunay yun. In my opinion. I just want to start with what Enzo ended with. Yun nga, parang at first when I was told who the director of the project was gonna be and what the project was, I was like, talaga ba? Si Direk gagawa ng ganun? Kasi parang, I know all of his films, di ba? They're most, yung talagang sikat na film Direk, it's mostly mga serious films, dramatic films, and then, so parang niniisip ko lang, paano kaya natin magagawa ng ang light comedy barkada film with a director who's so known for the best part of serious films. And I was pleasantly surprised when we got there. Alam mo yon, it was super smooth sailing lang talaga. And talagang naging enjoy talaga yung ano natin eh, yung experience. And I think direct, na, hindi tayo sa December nag-wrap eh. May isa pa tayong shoot this later July this year. July nga daw pala, July. Oo, kasi lumabas pa ako ng PBB after nun eh. So yeah. After that, it was just, alam mo yun, it was so fun. And parang na-appreciate ko talaga yung ginawa namin with all of the hardships that we went through with COVID, shooting this for 3 years, di ba? Parang with all of those obstacles, it was still very light on set. And parang, alam mo yun, looking back when I saw the trailer, may mga ibang eksena na parang nakalimutan ko na shoot na namin yun eh. So sobrang tagal na. And then it was just a great experience all around. Ako naman, syempre nanggaling din ako sa mga indie films, sinimula, ganyan. So doon din naririnig ko na si Direk.
So, hindi ko pa alam kung papaano. Eh, nakita ko kay mga movie niya, medyo seryoso. Tulad yung sabi ni Albie. So, sabi ko, papaano kaya ang mangyari dito? Medyo kinakabahan ako yung pleasure. And then, yun niya, pinakalala din sa akin ni Shandy. Ang sumalaki tawa, explain niya sa akin, si Direk, ganyan. So, hindi ko akalain na ganun yung kakalabasan ng film namin, ng movie namin. Na, syempre, may mga madami ng mga barkadaan film na nagawa in the past, di ba? So, sabi ko, paano kaya maging ano flavor neto, atake neto. So, nagulat ako na hindi ko na-expect na ganito kakalabasan itong Call Me Papi na si sa direction ni Direk Alvin. Kaya nakakatuwa na karangalan na madirect ni Direk Alvin. So, yun. To, tama si Larby. Parang hindi ko pa nakita nagagalit si Direk. So, yun pa yung pinag-iisipan namin kung paano namin Gusto gagalitin si mo Direk. daw ba? Gusto mo daw ba? Hindi kaya tayo Wag sumikot sa premiere, naman. no? Para Wala nakita nang natin magalit si chance. Direk. Wala Wala nang nang chance yun. chance pag-alit si Jerry. Napakabait kasi ni Direk. Talagang kalmado. So, kahit pagod kayo, explain sa inyo in a nice way kung paano yung atake, kung paano yung role mo. Kaya ang ending, lahat kami, maganda yung binigay namin bawat isa sa karakter namin. So, yun. Thank you kay Direk Alvin.